Afternoon po sa inyong lahat. Our Lenten observances should somehow help us to grow deeper in our communion with God and love Him not with a divided heart and not with a scattered heart. Aminin man po natin o hindi, marami daw pong karibal ang puso natin. Marami ring karibal ang Diyos sa mga puso po natin. And if we try to refresh ourselves with our Lenten practices, ito po yung tinatawag nating prayer, fasting and almsgiving, we will try to see that at the heart of this, we are trying to be closer with God. We have to understand na ang lahat ng pinagsusumikapan daw po natin, kahit ang atin pong kusang pagpapakasakit, ang ating pananalangin at ang ating mga pagmamalasakit sa kapwa, ito daw po ay paglalapat ng ating mga puso sa puso ng Diyos. We are all striving to grow deeper in our relationship with our God. Now, this reality of God wanting to be closer to us is painted in our readings for today. If you try to look closer, lalong-lalo na po sa ating unang pagbasa, we have here a God who wants to be in great communion with His people. That is why the Lord spoke through the prophet Jeremiah. At ang sabi niya, makinig kayo sa akin, sapagkat sa pamamagitan ng aking salita at mga utos, kayo ay mabubuhay ng ganap. If you will follow the words that I will tell you, you will prosper. Ito po yung katotohanan na gusto ng Diyos para sa atin, ang buhay na ganap. He wants us to be happy. He wants that life for us and that life to the full. The Lord said, listen to my voice. I will be your God and you will be my people. Kaya lang, alam po natin sa katuloy ng storya, marami nga pong karibal ang Diyos sa puso ng mga sinaunang Israelita. And so, the Lord said, they did not obey. They turned their backs instead of their faces. Tinalikuran nila ako. Hindi nila ako hinarap. Kaya naman dito, makikita rin po natin na ganito rin po ang tagpo sa Ebanghelyong ating narinig. Even though we have here a God who is trying to grow closer and bringing His children back to his fold, we will see here meron pa rin pagtanggi. The people in our gospel, the scribes and Pharisees, saw the miracle of Jesus. And here we are presented with a mute person, isang taong inaalihan ng masamang espiritu, kaya siya napipi. At ang taong ito, sa kanyang pagkapipi, makikita natin ang isang imahe ng taong tila baga putol ang ugnayan sa kanyang kapwa at ang ugnayan sa kanyang Diyos, kaya naman putol rin ang ugnayan niya sa kanyang komunidad. At anong ginawa ni Jesus? He restored him. And this is the very act of Jesus, restoring our lives so that we will have it to the full. Ito rin po yung sinasalamin naman ng tugon ng mga Pariseo at Eskriba. Tahasan nilang pinili na hindi tingnan ang himalang nasa harap nila. Kaya nga po, ito po rin ang katotohanan para sa atin. Piliin man po natin gawin ng mabuti, kahit ano pa man po ang gawin natin, kay mabuti o masama,
meron at merong masasabi ang mga tao. Pero sana po, kagaya ni Jesus, just like Jesus, He stood His ground and served our God with undivided heart. Naalala ko po yung storya nung isa kong kapatid na pari. Alam kong may pinagdadaanan siya. Alam ko rin na maraming pagsubok sa personal at maging sa buhay ministeryo niya. Pero ako'y namangha sapagkat kahit ganun pa man ang kanyang sitwasyon, hindi pa rin pumapalya ang sigasig niya sa paglilingkod. Kaya naman tinanong ko siya isang beses, Father, buti po no, kahit may pinagdadaanan kayo, nagagawa mo pa rin ngumiti at ibigay ang kabuuan ng iyong sarili sa paglilingkod. And what he said struck me most. Sabi niya, hindi tayo tumitigil sa paggawa ng mabuti dahil lang hindi mabuti ang iba sa atin. Tandaan natin ang kabutihan na nanatiling mabuti kahit pag ginagawa nito o kahit pa nakararanas ito ng masama. That is the very essence of serving God with undivided heart. Ito kasi yung trabaho ng demonyo. Kung mapapansin po natin kahit sa storya sa Ebanghelyo, hindi lamang hinahati ng demonyo yung mga tao sa pagitan ng mga naniniwala at mga nagdududa. Hinati rin niya sa pinakapuso nito ang kanilang pananampalataya. Kanino? Sa Diyos. Kasi kapag kahati ang ating puso, makikita rin natin na ganun rin ang ating perspektibo sa mga bagay-bagay. Parati tayong naghahanap ng mali. Parati rin tayong hindi makaunawa. Kaya, a heart that is divided scatters. Ito rin po yung paanyaya ni Jesus sa dulo ng Ebanghelyong ating narinig. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Kaya ang paanyaya sana sa atin, tipunin daw po natin ang lakas natin para manindigan tayo kay Jesus. Darating at darating ang mga pagsubok sa ating buhay, pero sana piliin daw po natin ang maging mabuti. Jesus gathers the scattered children of the Father and bring them home. It is a sure sign of God's kingdom, a love that gathers. It is not about the numbers, tandaan po natin. Kung pipiliin man po natin ang magtipon-tipon para kay Jesus, sinabi niya po sa atin ang paalala, when two or three are gathered in my name, I am in their midst. Sana matagpuan tayo ni Jesus. As we carry on in our Lenten journey, let us take His invitation not to harden our hearts so that we may grow in deeper communion with Him. Let us heal the wounds of division and let us be agents of communion. Let us not harden our hearts because in Jesus, in Him, we will gather. In Him, we will conquer our scattered hearts. Amen.